3, 2, 1. Hello everyone, this is It's Me again. So we are having a filming today and the title is How I Edit My Thumbnail and My YouTube Channel. So, i-share ko sa inyo guys kung paano ko ini-edit yung aking thumbnail, paano ko siya ginagawa sa aking Android mobile. So yun lang talaga guys ang ginagamit ko sa pag-i-edit ng videos ko, Android lang din ang ginagamit ko. So, dahil ang daming nagtatanong ng mga friends ko kung paano ko ini-edit yung mga videos ko or yung thumbnail ko. So ngayon, ipapakita ko sa inyo ang simple way kung paano ko siya ginagawa. So, hope na may matutunan kayo sa videos na to. And by the way pala guys, dalawa yung ginagamit kong application sa pag-edit ko ng aking thumbnail. So, sa mga hindi pa nagsasubscribe sa channel na to, please don't forget to subscribe my channel and click the notification bell and comment down below. Let's get started! So the first thing to do guys is pupunta tayo sa, kung wala pa kayo nung PixArt at yung PixLab, pumunta kayo sa inyong Play Store. Ayan. So, i-type nyo lang yung PixArt. Search. And then, meron na akong PixArt. So, i-open ko na lang siyang direct. So, pag na-download na nyo yung PixArt, mag-exit kayo dito. So, punta kayo ulit sa my Play Store. And i-download nyo din yung apps ng PixLab. Ayan siya guys. Automatic na lang malabas. So, dahil may PixLab na ako, PixLab na ako. So, open na natin siya direct. So, pagkatapos nyo lahat-lahat ma-download guys, mag-start na tayo sa editing ng picture natin kung saan ilalagay natin yung ating kung saan i-edit natin yung picture na napili natin para ilagay doon sa ating thumbnail. So guys, mag-start na tayo sa pag-edit ng picture. So, open na natin yung PixArt. So, naglo-loading siya. Pagka nakita mo yung X, i-close mo na lang yan. And, ayan na yung PixArt. Mag-add tayo ng picture. So, dito tayo magsiselect ng picture na gusto nating i-crop para doon sa ating thumbnail. So, ayan yung napili ko guys. So, pipindutin ko ngayon yung person. Yan, para mas mabilis lang siyang i-crop. So, ayan. Ito yung nilagyan ko ng mask, yan yung brush, yung eraser at yung mata, yun yung pang clear para mabilis lang siyang i-crop. Excess na parang puti-puti dyan, kailangan natin yung i-clear, i-erase natin para pagdating doon sa background ng thumbnail natin is hindi siya halata. So, ayan siya guys. Natin yung picture guys para kitang kita mo yung mga i-erase mo, tatanggalin mo dun sa picture. Sa pagka-crop ng picture guys, kailangan may ano tayo, may tiyaga kasi mahirap talaga mag-crop ng picture lalo na pag marami yung mga dapat natanggalin. So kailangan may tiyaga tayong mag tanggal. Ayan na siya guys, malapit na, konting tiis pa. Tapos na natin pagka-crop ng picture. So, kailangan makuha mo lahat yung puti na nasa gilid para pag in-attach mo siya dun sa may background, malinis yung pagkakagawa. So, ayan na siya guys. So, okay na yan siya guys, malinis na. Pwede na yan siyang i-attach doon. So, ang gagawin ko sa sunod is, dahil ayokong kunin yung lahat ng pictures ko, i-crop ko siya guys. So, kukunin ko yung crop. Ayan. Ganyan lang siya. Tapos, crop. Kung mapapansin nyo guys, may mga option dyan sa baba. So, magagamit nyo yun lahat guys sa pag i-design. So, usually pag nagkakata ko ng picture, nilalagyan ko siya ng border. So, yan yun siya guys. Pagpipilian. And usually, ang ginagamit ko is yung puti. Then, ngayon, kailangan na natin siyang isave ulit para diretso mo siya sa gallery.
So afternoon guys, punta kayo sa my gallery. Tingnan niyo yung inedit niyong picture. So makikita niyo yan ngayon siya guys. So pwede nila yun siya i-add doon sa pixel lab natin. So exit muna tayo dito guys. And then punta tayo doon sa isang dinownload natin yung pixel lab. Yung makikita niyo kaagad confirmation. Then okay lang siya. And then punta kayo dun sa taas, dun tatlong tool. Makikita niyo yung customize and magsiselect kayo dyan. So kukunin natin yung YouTube thumbnail. And then okay. And then dito sa box na to, kailangan natin pupunta doon sa my plus at gallery. And then from gallery, kailangan natin kunin yung dinownload nating background. So example yung pink. Ayan, yan yung napili natin. So yan, from this box, kailangan i-crop mo yung pink na yan. Matakpan niya yung green. So para hindi gumala yung pink, kailangan mo punta dun sa box na dalaw sa taas at i-click mo yung lock. Then balik tayo dun sa gallery. Kunin natin yung in-edit natin picture. Ayan siya. So i-pwesto lang natin yun guys. At i-lock din natin para safe na siya dyan sa baba. And then the next move is kunin natin yung, pindutin natin yung new text. Ngayon, i-edit na lang natin yun. So, itatype mo dyan kung ano yung gusto mong title ng videos mo. So, sa akin, ang nilagay ko is yung please support my course SLS. So, example lang yan guys ah. Pinapakita ko lang kung ano, paano ko siya ginagawa. So, yan siya guys. Depende rin sa discarding niyo kung ano yung gusto niyong design ng thumbnail niyo. So, ang ginawa ko is yung simple thumbnail lang. Ayan. So, pagkatapos mo siyang i-edit, may mga pagtutulan ka sa baba, yung mga design, yung mga letter, color, dyan mo lahat yan makukuha sa baba. Lahat-lahat. Marami kang pagtutulan na makikita mo doon sa pinakababa. So, ayan. And then, papalitan natin yung front ng sulat. So, ayan yung mga choices natin. And then, pagkatapos niyan, pwede niyong i-adjust yung size. Kung anong gusto niyong size ng title niyo. Ayan siya. Or kung saan niyo ipupwesto. Makikita niyo dyan lahat sa baba. And then, okay. Ngayon, lagyan natin siya ng mga effects sa baba. Ayan, kung gusto niyo ng mga design. Dyan lang yan. Makikita niyo dyan lahat. Natin dito sa baba ng mga effect para maganda tingnan. Then palitan natin yung title kasi ayoko yung ano live stream. Ibaba natin yung live stream sa baba para ibang kulay yung gagamitin natin. I-delete na lang natin to. And then mag-add tayo uli ng new text. So i-post na natin sa baba and then type live stream. So, di-design na natin to para ibang kulay siya. Ilagay ko yung pula. And then, magpili ulit tayo ng front ng text. Dyan. May choices tayo dyan. So, okay. And then, palaki natin ng konti. Natin box sa taas at i-lock natin so hindi na siya gagat. Punta tayo doon sa taas yung parang camera. Pindutin natin yon at i-save natin yung finished product natin. Tayo sa gallery, tingnan natin yung natapos natin. So ito na siya guys. Tara! So that's it guys.
Thank you guys, and I hope you enjoy watching my videos, and sana may natutunan kayo sa tutorial na to, sa aking video. So, thank you so much. Bye!